Hi, Sir Perry. Ako pala si Patricia. Mayroon po sana akong mga questions sa inyo tungkol po sa martial law. Bakit po kayo sumali ng NPA before? Alam mo, ganito yung Patricia. Kami mga estudyante noon, ng dekada 70, okay, sinasabi. Yung unang-una, naniniwala kami, mga bata, okay, na dapat, okay, maayos ang buhay sa Pilipinas. Ang aktivista is, ibig sabihin, moderato kami, gusto na nagmamarcha kami, naniniwala kami na dapat si Marcos ay baguhin niya yung sistema. Okay? Na dapat ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino, hindi para sa mga Amerikano. Hanggang sa dumating ang panahon na the writ of habeas corpus ay sinuspindi, 1970 hanggang noong 72 nga ay nag-declare ng martial law. Kaya nga naman ako'y namundok kasi ang tingin ko sa pamamagitan lang ng himagsikan, mapapabagsak ang mapang-api na Estado. Yung perspective po kasi namin, nung pinag-aralan namin yung history, medyo negative po kasi yung dating. So, una sa lahat, wala pa po ako noon nung martial law. So, para po sa inyo, ano po ba yung martial law? Alam mo, Patricia, sinasabi nga, winners rewrite history. When we say winners, pag panalo sa EDSA, sila, siyempre, yung nanalo sa EDSA, silang gagawa ng kasaysayan. Siyempre, sa aming panig, sinasabi namin, hindi kami sa ngayon, dahil habang may martial law, kaya kaming basta lusubin, or whatever. Okay. Pero we taunted them. The NPA, okay, was the reason, at naniniwala ako sa ngayon, na yung aming kagagawan, ay rason para mag-declare ng martial law. Kung ang martial law ay bawal o hindi tama, tinanggal na dapat sa konstitusyon yan. Yung lumang konstitusyon, nandun yung martial law. Konstitusyon ni Cory, nandyan pa rin sa konstitusyon ni Cory, 1987, ang tungkol sa martial law. Sinasabi nila si Taapo, Hitler, Berdugo. Kung Berdugo ba si Apo, lahat dapat ng NPA, lahat dapat ng mga nag-rally-rally, na sumisigaw ng revolusyon, dapat pinagpapatay na ni Marcos kung siya ang Berdugo. Okay, alam mo, sinalam mo kung sino humuli sa akin at torture sa akin? Sino po? Metrocom PC. Sino bang boss nan? Si FBR. Gusto ko ngang linawin kung anong ibig sabihin ng biktima ng Marcelo. Alam mo, ulitin ko, hindi dahil sa kayabangan. Graduate ako ng Philippine Science. Nasa UP ako, NSDB scholar ako. Okay. Nag-aktivista ako. Mulat ako. Kaya lang, mali ang basa namin. Nakala namin, pag namundok kami, kakampi sa amin ang mga nasa probinsya. Hindi rin. Kasi ang Pilipino, ayaw din ng talaga ng gulo. Okay? Kaya nga sinasabi ko, 7,500 nga lang talaga yata kami. Kasi kung 100,000 kami, sila ay minanakaluhod sa amin ngayon. Kung 100,000 ang pwersa namin, 7,500 lang totoo yan. Pero ang claimant ngayon, 100,000 na. Kaya nga ang sinasabi ko, ang biktima daw ng martial law at claimant ngayon, 100,000, ang sabi ko, nagpalista na ang mga nainitan sa EDSA. Nilabanan namin si Marcos, natalo kami. Okay. Biktima ba kami? Hindi, mulat kami. Ang biktima ay yung collateral damage. Nag-away ang NPA at ang sundalo, nakaupo lang ako, wala akong ginagawa, na bomba ako. Yun ang biktima. Sino bang hindi magpalista kung tatanggap ka ng 1,000,000? Diba? Eh, dun sa lista-lista na yun, sino kayo yung broker? Kaya nga hindi nila tinatantanan si Marcos. Huwag ilibing, hukayin si Marcos, masasamayan sila bongbong, okay? Dahil sa pera. Dahil pag nawala na yung isyong Marcos, baka makalimutan na yung isyong claim. Itong mga nag-claim, Patricia, ay biktima daw sila. Pero kung kakwentuhan mo sila, nung wala na si Marcos, ako'y nag-NPA, matapang akong revolusyonaryo. Pero sa claim, wala po kaming ginagawa, bigla na lang kaming hinuli, tinorture kami. Biktima. Ganun ang kwentong kutsero. May isa pa, nagkwento. Yung pagka-torture daw niya. Sorry, kaibigan ko dati, pero ngayon handa kong, kasi kasama ko sa'yo. Siya daw ay hinuli. Biglang pinasakan yung kanya, ang ari niya ng pingping. Wow! Sabi ko sa kanya,
Ikwento mo sa akin kung saan ospital ka napunta. Hindi naman niya maikwento. Ang daming kwentong kotsero na ngayon, Patricia. At sayang, ito'y makakalason sa isipan ng mga kabataan. Okay? Mm-hmm. Na ito nangyari. Tanungin nyo yung inyong mga magulang kung ano talaga nangyari sa martial law. Okay? Yung totoong nangyari. Okay. Dahil nung sinabi ni Marcos, sa ikaulad ng bayan, disiplina ang kailangan. Pinagtatawanan ko yan nung martial law. Mm-hmm. Pero ngayon sinasabi ko, tama nga. Dapat disiplina ang kailangan.